Guys, ito ang dalawang maliliit na lumang barya na matataas na ang collector's value sa ngayon. Kung gusto nyong malaman ang tungkol dito, panoorin nyo ang video ito. Itong dalawang lumang barya na ipinapakita ko sa inyo ngayon guys ay ang 25 sentimos mula sa Tagalog series at ang 25 sentimos mula sa ang Bagong Lipunan series. Ang dalawang lumang baryang ito guys ay binibili na sa mataas na halaga ng mga collectors na nangangailangan nito. Kung sakali guys meron kayong hawak na ganito o iba pang uri ng mga lumang barya, huwag nyo pong baliwalain. Ito po ay maaari nyo pang mapakinabangan kung ito ay inyong ibibinta. Itong dalawang lumang baryang ito ay demonetized na po. Ibig sabihin, wala na po itong halaga para ipambili o gamitin sa mga transactions gamit ang pera. Ang pakinabang na lang ito, tulad ng sinabi ko, kung ito ay iyong ibibinta o mabibili ito ng mga collectors. Para naman po sa karagdagang kaalaman, itong 25 sentimos Tagalog series ay ginawa mula 1967 hanggang 1974 na makikita sa kanyang obverse ang sagisag ng Pilipinas at makikita naman sa kanyang reverse ang image ni Juan Luna. Itong 25 sentimos naman po na ang Bagong Lipunan series ay ginawa mula 1975 hanggang 1982. Sa baryang ito, makikita po sa kanyang obverse ang mukha ni Juan Luna. At makikita naman po sa kanyang reverse ang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa panahon na yon. Para sa inyo naman po na nagtatanong kung nasa magkano maibibinta ang ganitong mga lumang barya, ay mayroon po akong ipapakita sa inyo ng mga datos na aking nakuha sa aking pagre-research. Ayan guys, itong mga figure na nakikita nyo ngayon ay ang mga presyo o price online ng mga baryang ito. Itong mga online prices na ito guys ay maaari nyo itong magamit na basihan para magdesisyon kung nasa magkano nyo ibibinta ang inyong mga barya. Dahil ang bintahan po ng mga barya ayon sa aking experience ay nagdidepende po sa mapagkakasunduan ng nagbibinta at ng bumibili. Kayo po ang magdidesisyon kung nasa magkano nyo ibibinta ang inyong barya. Kaya guys, yung mayroong kayong ganitong mga coins na gusto nang ibinta o iba pang mga klase ng mga coins, ay maaari nyo itong i-post o i-share sa Coin Collector TV Facebook page. Dito, makikita po ito ni CCTV at ng iba pang mga coin collectors na nagpa-follow sa ating Facebook page na maaaring sila rin ang bumili ng inyong mga coins. Kaya guys, subukan nyo po. Kung sakali naman po ay mayroong kayong katanungan na gustong sabihin kay CCTV, malaya po kayong makakapag-comment dito sa video ito. Ang inyo pong mga comments o concerns na ipinaparating ay atin pong binabasa at binibigyang pansin. Gusto ko pong magpasalamat sa mga palaging nanonood sa aking mga videos na ina-upload dito, sa mga nagko-comment, sa mga nag-share, at sa mga nag-subscribe na dito sa Coin Collector TV. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At kung ngayon lang po kayo nakapanood dito sa Coin Collector TV at hindi pa nakasubscribe, ay mag-subscribe na rin po kayo at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating uploads. At ito ang laging tatandaan, ang barya ay mahalaga at dito sa CCTV, ito ang pida.